Hi guys! So ngayon, magluluto naman tayo ng isang dish na medyo kakaiba sa ating pandinig. Tara, samahan niyo ako! Bali, nag-grocery ako nung minsan at nadaan ako sa meat section. At nakita ko nga ito, kaya na-curious ako kung ano ang lasa nito. Kung mapapansin nyo, sobrang red na red yung karne nito, lalo na sa personal. At kung ihahalin tulad mo ito sa karne ng beef, mapapansin mo talaga na magkaiba sila ng kulay. Sobrang simple lang ng dish na ito. Ipe-pressure cook lang muna natin ito at isi-season natin siya ng garam masala at turmeric powder. Then, lagyan na natin ito ng konting asin. I-coat lang natin yung ating karne dun sa ating mga nilagay na spices. Then, lagyan na natin ito ng enough na tubig para sa pagpapakulo. Pin-pressure cook ko ito ng 30 minutes nung una, pero medyo matigas pa yung karne para sa akin. Kaya in-extend ko siya ng isang oras hanggang sa makuha ko yung gusto kong pagkalambot niya. Mas matigas kasi ang karne nito kumpara sa baka. Mag-gisa na tayo ngayon ng sibuyas. Then isunod natin yung ating bawang. Isabay na rin natin yung ating fresh coriander. Ilagay na natin yung ating pinakuluang camel meat. Igisa lang muna natin ito kasama ng mga aromatics na inilagay natin. Then, ilagay na natin yung liquid na pinagpakuluan natin dito. Nagagamitin natin pinakapang sauce niya. Siyempre, dahil mahilig tayo sa manghang, lalagyan natin ito ng ating homemade chili garlic paste. Kung ayaw nyo ng spicy, pwede namang skip ito. Medyo matagal-tagal na din ako dito sa Dubai, pero ngayon ko palang natikman itong karne ng camel. Nakikita ko na ito dati pa sa mga grocery, pero ngayon ko palang talaga ito pinagtuunan ng pansin. Halos same lang sila ng lasa ng beef. Mas tough nga lang talaga yung meat nito. Bali, isi-simmer lang natin ito hanggang sa mag-reduce yung sauce. Saka natin ito titimplahan ng pampalasa. Nag-add lang ako ng konting asin dahil nakulangan ako sa alat. Nilagyan ko na rin ito ng siling berde. Ito nga palang garam masala na spice, highly recommended ko sa mga gustong makatikim ng Indian dish na ayaw nung masyadong matapang na lasa. Halos lahat ng Indian dish ay nilalagyan nila nito. So kung mahilig ka sa mga ganong putahe, pwede kayong mag-start lang muna sa mga gantong klase ng recipe na mild lang yung spices. Kung mapapansin nyo, nag-reduce na yung sauce nito. Para sa akin, okay na ito. Gusto ko kasi yung may naisasabaw pa ako sa kanin. Pero pwede nyo pang isimmer ito kung gusto nyo medyo dry. Heto na ang ating camel masala. Enjoy!